Uumpisahan ko na naman yung aking araw sa paglilinis dito sa aming toilet kasi nga madumi na siya, especially yung aming uglinda or yung salamin. So, lilinisan ko muna for to this video. Meron pala kaming homemade na honey. Ito yung ginagamit ng aking asawa sa pagtimpla ng kanyang coffee. At yan is galing sa aking biyanan na lalaki kasi gumagawa siya ng homemade honey. Hello mga langga, nagpili pala ako ng aking costume. Nagkaya ako ng jacket kasi nandito ako sa kitchen. And this afternoon is gagawa ako ng aking homemade tocino kasi nagkikrave na naman ako. May mga Pinay naman na nagbibenta dito kaso nga lang malaglag sila sa akin. So instead na bumili ako, I just make my own tocino. At ito na yung aking pork. Ginayat ko na siya ng maninipis. As you can see, ganito. I'm not perfect sa mga pagayat-gayat ng mga karne or baboy. Then, magsa-start na ako mag-mixing ng mga ingredients na ilalagay ko sa aking tocino. So, let's start! First, ibutanganay natin ang ahos. Then, itong soya na galing sa aking binan. Pineapple juice. Tsaka itong dulce na ketchup or matamis. Then, naglagay din ako ng medyo maanghang na Thai ketchup. Ito yung paborito kong ketchup dito sa Raw. Tapos itong paprika or yung boya yung tawag dito sa Raw. Then, itong ating paminta. Huwag din natin kalimutan na maglagay ng asukal. Bali, tantya-tantya lang yung mga ingredients na nilagay ko dyan. Then, i-mix lang natin or i-amistikat. Ang bango niya. I'm so excited para kainin siya. Pero hindi ko siya kakainin today. Tomorrow ko siya kakainin kasi gusto ko na manuot talaga yung aking nilagay na marinated. Or yung aking minarinate na tocino. And some of this is ipipreserve ko siya para sa aking cravings na darating. And look at this! Ang bango. Ang bango ng pineapple or ananas. I-mix lang natin siya ng mabuti para maghalo-halo ang kanyang lasa. Sabi nila, pag ginawa mo to ng with love and nakasmile ka, it masarap daw yung kalalabasan. It is right? Tama ba? I think ready na siya. So, ilalagay ko siya sa plastic na ganito para ma-preserve ko siya and mag-iiwan ako ng kakainin ko for tomorrow. At ito na nga, ilalagay ko na siya dito sa aking plastic. Wala kasi akong Ziploc. So, ito yung available na plastic na paglalagyan ko. Kaya okay lang yan. At hindi ko masyadong na-achieve yung kulay niya. But it's okay. Kasi nga, ako lang naman yung kakain ito. Then, kinuha ko na yung plastic na pang-wrap dito sa aking tocino na kakainin for tomorrow. Then, nilagay ko na rin dito sa aming frigider yung mga minarinate ko na tocino. Ito pala is yung chicken na galing sa village. Hindi talaga ako nagluluto nito. Pero dahil nga darating yung aking biyanan, so sinave ko siya para sa kanya.